Natigulang na natigulang ngayon gito. No? Ganaan di ako ng uban mga maglanto yung mga mga asawa isang tigulang na murag batang kong huwag magtalikod. Iskrit mong kay buhok. Sa ulat kulot na insa kaming dalaga ilang pare. Pagkatubang may si Mari. Ang sanay kalahian. Inbot ng mga nag-asawa magkasinabot. Akong asawa na lipay kayo, kaya akong lingnan, magpamis-hamis pong kagsamot. Hamis naman akong asawa. Oo, I love my wife very much. Sabak uming minyo, nasakita na po siya. Akong pagtuwa mo na pa'y laing guwapa. Medyo lumuha siya araw-araw. Wala pa si Lord sa buhay. Kasi ang dami ng maganda noon. Ngayon, wala na. Asawa ko na lang ang pinakamaganda, no? Siya na lang. Hilak siya, pero when the Lord Jesus Christ came in my life, i-change niya ako ang belief system. If you want to change something in your life, hindi masaktan si mong bana, hindi masaktan si mong asawa, na kay batasan maor sa mong bana, na ay batasan maor sa kuan asawa, and then you want to change something in your life, let God change your belief system. Walay mausap sa inyong kinabuhi sa musaw niyong ampo. Kundi niyo tugutan si Lord, mausap sa atong belief system. Because our character, our attitude is the product of our belief system. Maganda ako nito. That's your belief system. Pero ang mga tao may ngayon, hindi mo kukulan, di ako na niya. But that's your belief system. Wala ang mga kasupang anak. Ako ganahan ko. Mangawa ka dito. Huwag yung magkabadlong mo na. Huwag yung mga ganahan. Huwag yung mga belief system. So, ang bana o kasama tayo problema sa iyong batasa. Ina si Lord, Lord, now I allow you to change my belief system. Musbul ka sa Ginoo. Pamati alang ang pulong sa Ginoo. Especially today, natay pulong sa Ginoo, balaod sa Diyos. Next, wives. So, ito na. Sa next verse, wala ni nag-istorya o wife, but wives. Wives! Ang asawa, submitar mo si mga bana. Oh, again, kung iso pastor, kung nabusado ka ba na submitar, submit ginapon. Mamanilong dan nga katong uban, wak na yung ipon. Hindi man mo submitar. Kilagi bugoy ang bana. Sabit man ta, di wak na yung ipon. Yung pauli sa ilang yang inahan na medyo kisi na mabil, lago na kilay, kaya huwag sa mita. Ang weakness sa lalaki, kundi tahuro sa asawa. Ang weakness sa babae, kundi mahalong sa lalaki. Mangitang uban mga lalaki. Muna nga, ako ang kanunay sutian, ako ang asawa. Kada gabi, dahil tulog na mo, I love you so much, man. Ayan. You are so beautiful in this land. Kaya ikaw akong gipag-aslan. Ingon pa sa mong silingan sa una. Kung babae pa daw ko, mababang lipa. Nang pakaslan manay mo ng tawhana, imilda, maginuo ko, dagbaga, ganagnawong, bisa kinsaray, buladahan, anak. Ayaw, anak, sabi ninyo ang situbag sa kong nasawa, walang pilay guwapo sa mga ko, ako naman po. Salamat na lang. Karoon, ingat kong nasawa, kadang kabugoy, kadautan sa tao, ma'am, mausap ka na. Pero kanang naong di yun mausap. So, mo kong hatagan o di ko ganahan anang naong buutan, di yun na mausap, hantong mamatay na. So, anong batasan, mausap ka na.
Supasaya ito kuli nyo kay ginahan po 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 po. Nagawa po po kay wami lahin po ito sa mong barangay. So atun karon, pagmero gamahay siya sa buong kinabuhi. Tayo ni, nasabta na niya iya ang kisulti. Tinuod kini ay, yung batasan mausasa. No? When you allow the word of God come into your hearts. Bisan unsa man to ang relihiyon, mar and grace. Di ta mabag-o kung gusto ta mabag-o. Kung dili na to i-value ang pulong sa Ginoo. Imong patalingongan, yes, nindot kay ang pulong ni Father, nindot kay ang pulong ni Pastor. Pero diha ra kataman, wala ni mo tagi value. Ang bana na gusto o kausaban, wala na usap-usap. Ang asawa gusto o kausaban, eh problema sila, marital relationship, wala na ba ko? Hantot nga ng divorcio. Pero matagusan na yung religion. Matagusan na natin simbahan. Anong nangyayari? Hindi na ito atagan ng value ang pulong sa Ginoo. The law of God concerning marriage in the Bible. Tama si Vice Ganda. Do you remember what the Vice Ganda said? Tagaydo ko sa nga nagkahinong doon. Kay Libreng Jalibi. Wala na. Kapitin na. Wala na. Okay. Tingon si Vice Ganda. Walang forever. Wala mo nagkahinom naman na. Inso, walang forever. Kaya pag di siya ganahan siyang partner, ilista na niya. Oo. So, nailalaki nga di siya ganahan na siyang partner, ilista na niya. Apoy babae nga di siya ganahan siyang partner, labi na wala na yung kwarta, ilista na niya. That's why I said, sa kasakit man o kalipay, naman tayong kwarta o wala, mahalun ba ninyo ang usag-usa? And you said, yes. That's a very important thing. Wala mo nagsahan sa Ginoo. Na yung mga laki, na nakipakasal sa bahay kasi mayaman eh. Pag wala na, yaman. Wala na. Na yung mga babae, nagpakasal sa mga mayaman. Pag wala ng yaman, hindi nabigyan, wala na. Divorce na. So, ano yung pinaka-importante? Lastly, husband, love your wife. Bana, igumaw yung mga asawa. Huwag niya pa sa rugili, igumaw yung mga asawa. Igumaw na. Igumaw pa rin. Huwag di ka gaganahan, igumaw pa rin. Na naman, that's the law. And anyone who ignore the law, na ay sino? Sige daw, si Kalaon. So, pagkano ng Kalaon? Like, for example, sa tanan ng mga tricycle driver, wear your helmet. So, may kag-ipil, bakuti ka. Hold imuhang motor. Sir, kung manggur, dahan mo ka. Ignorance of the law excuses no. Wala mo ka excuse sa balaod. That's the law. Oh, sa Ginoo, balaod niya. Mala imuhang sawa. Di mo malo. Curse will follow you. Tulo. Anong ibig sabihin? Gulo! Manap ka ng iba. Tapos, iwanan ka naman. Manap ka ng iba. Iwanan ka naman. Wala ka na. Curse. Gulo ang buhay. Miyak yung mga iniwanan mo. Nagsisigaw ka. Lord, pagpalain yung nanay ko, tatay ko. Buti kong gano'n. Kung ang atong pamilya may namin, punungan na iyang ilan, Lord. Wala na may ganahis po pa, bago mama. And there's a curse. Gulo ang buhay natin. Husbands, love your wives. Mga asawa, gugma. Kita ang mga bana. Nabatinihin na kada gabi, punta, kusulti sa asawa o bana, I love you. Naba? Naba yung asawa din nga kusulti, I love you, gapang. Every day. No? Yes. Ang pagsulti na ito, I love you. Dili, buti pa sa buti, batang umang pata. Ma? Ang pagsulti na ito, I love you. Isang tigulang na ito, 70 years old na ito. I love you.
Love you too. O di ba, walang iwanan na. O kasi nagsulti, okay, I love you. No? I love you so much. Ang ganda mo. Mabalos ko na itong asawa. Ikaw rin ang guwapo mo. Oo. Hiling na muna eh. Makita rin mo, ang tinudanay si mong asawa ko sa bunta, wala pa ilamos. Kita rin ang guwapagit ka rin. Ngayon po rin mo kong asawa, ikaw pa ang guwapo dyan ka. Surti dyan ko rin mo. Sulay o pasakit ang mong asawa. Hiling na muna eh na. Bulang na dyan ka. Wa na dyan ka, lamig ng tao. Tingnan rin mga asawa, lapaw na ka. O, di ba masakit yun? Ah, masakit yun. Bisa kinsa. Sige, suntiin mga asawa. Bisa guwapa na, yung nagpangit ng deka. Inga, di ba may mo na sila lapaw na ka? Gamahay ka na yung kung anong nabana ka. O, kakain ka ka. Pero always, inay mga asawa, you're so beautiful. I love you so much. It preserves your relationship. Ako, inupawin na ako. Digan ko na may inugabot na ako. Surato na ako sa mga asawa. Di makahula sa sulot, sa kwarto. Sugat siya. Muhag na ako. Mukis ka siya. Ganun man. Huwag ito na akong asawa. Mukis ko ako. Ang mga anak, apo, kiss papa, kiss lolo, ayan. Pagkadalaga sa kumanak, nag-kiss pa rin. Kiss papa. Pao na ko sila sa kayos. Sakay sa ko ang motor. O, ayaw pong sakay. Napakinalimtan. Kissin na. Ingin yung mga friend. Yay! Nag-kiss sa iyong papa na di maulaw. Kami, tuloy dyan may. Maulaw dyan may. Akong papa. Eh, bantaw ako eh. Kumag-kiss pa eh. Gulang na. Ako ang anak, dili man, ito na amin ni Papa. That's why, ang isang kapamilya, loving together, stays forever. Nagpadayon. Nga naman, love one another. No? Yan ang pinaka-the best. Grace and Mara. Ayaw ninyong kalimutin yung balaod sa Diyos. Dili inyong balaod ang dapat inyong himuon. Lastly, cellphone. Ang matagusan na siguro siya po. Wala may ulay siya po dali karoon. Nakay siya po na. Oh, nakakay siya ang cellphone. Si Warna po. Nakay cellphone. Ang cellphone maayo. Makatabang sa mga research ni mo. Pwede mo nipunan na. May ticket dictionary. Oo. Pwede mo nipunan na. Encyclopedia. Pwede. Tanan. Search na agad eh. Makatabang eh. Communication, makatabang eh. It helps you communicating someone. Pero ang cellphone, mga daot nila. In other way. Mga daot nila. If you allow cellphone to manage your life. Ikaw mag-manage, okay lang. Pero kung ang cellphone ang mamanage ni mama, nantong kadwaon, naglantaw pa ka si mong cellphone. Hantod alas 12, nag-isi pa ka. Lantaw si mong cellphone. Wow, ang sexy naman. Wow, ang guwapo naman. Sino kaya ito? I-friend ko ito. Ayan. You let your cellphone manage your life. Patay na ka. Butangan na din mo password, ma. Grace. Pwede niyo papayan si Grace? Wala tayo. Tangin. Ayan. Bye-bye na lang. Baka mapalong. Ang cellphone, kung siya ang umanis din mo, ang lalaking babae na binanay mga sikrito, listen to this, butangan nila password ng cellphone. No one can open it. May isang banner sa kasawa, why no problem? Pag green, green! Cellphone sa sabana, gulitan sa kasawa. Darling, pwede ba tulungan ko naman sa password? Tumagong sa iyong asawa.
Latih mo cellphone darling, yun ang ako ah. So something secret inside the book. Ay sikrito. Sulod sa book. Ang cellphone na doon sa CR. Tunag rin sa CR. Hello? Hello? Libot na ako CR. Ngayon ang ba na ba? Ito na si Alex sa ito, hindi na ibigay. Hindi siguro kakasama, hindi kalaparo ko. Pero na nai-doubt sa inyo, bana. One time na himo ni mo sa iyo, divorce ang mahitabo. Tama? Para wala'y bikin ang cellphone, tugari mo ba na sa password? Tugari mong asawa sa password ni mo, sir. Tugari, sir, para wala'y problema. Baka na may ngayon, hi, kain ka na, kumusta ka na? Sino ito? Nakaibigan ko yan. Bakit nagsabi siya, hi, kumain ka na? Nag-coffee ka na? Saan ka na ngayon? Sino yan? Na yung mga taong namo-text na ako, hindi lalaki, babae. Hello, pastor. Good morning. Love you. Listen po, hindi ko bago na i-hit yun. Likewise, love you too. Pag-ingon sa mga asawa, sino yan? Classmate na ko na sa una. Tawagin. Ignan. Nanong nag-i-love you pa sa kumbana? Oh, tawagin. Inaayaw, anak. Kaya mag-silos, mulut ko. Ayan. Nasabi. Kasi... sa una, sa sana colleagues ko, na ako'y mga JF, makitaan ko nila pastor na sa FB. Ngayon sila, pastor, pugi man day kagihapon, isa balay buhok. Pwede kita makita, pastor, for what reason? Pwede kita makita, pastor, private. No. Not a private, but public akong gusto. Because private, delikado yan. No? Ingon ko sa kong asawa. Ing namang ayaw nag-text. Ako ang i-block, ikaw ang mag-block, i-block siya. Ano man? Delikado. Mar and Grace. Manage yourself well. Na may mga sikrito, sulti sa isa. Mang, nangabi, nag- I love you rin ako. Kasabi niya, kana ang sa kumain butang nga ato ang ihatag sa tumbana o asawang na transparenta. Walay nakatago. Aron walay divorsyo mga itabo. Kapalo ba mo nga ang divorsyo sa tibuo kalibutan 48% na. 48%. Out of 100%, 48% ang divorsyo na. Sa tibuo kalibutan, ano man na siya, walay understanding. Ang gugma dili garantiya na ma-preserve ang inyong kaminyon. Like to tell you, love ka ng gugma na ito sa usag-usa, tauhan ng gugma, dili na mag-preserve sa ito ang kaminyon. E ang gugma sa tao, nahigugma kung imumar tungod sa ikaw, tungod sa imuhang imong kinaiya, imong kagwapo mar. Pero mausap din kinaiya ni mar, mawala ng gugma ni Grace. Pero kung naan nato ang karakteristikong understanding, mga banag asawa, mar and Grace. I would like to introduce to you the karakteristikong understanding. Characteristic of understanding will preserve your marital relationship. Na isayo sa bana, isabot sa asawa. Understanding characteristic. Na imali sa bana, pinulungan sakit, isabot sa asawa. Understanding characteristic. Walay siningkahay. Walay lalis. Nga naman, because of that understanding characteristic. If you want to be an effective leader everywhere, you must have the characteristic of understanding. Sa among panimalay,
At agad na may example sa example, husband and wife, Mahar and Grace. Sa example, ako nga po gisugo sa ilang mama, okay, samtang nangahon ni pamahaw. Nathaniel, uhaa ang cake sa ref. Yes, gabi na mag abre sa ref. Kuha niya cake. Pak! Gabi na pagabalik. Kasi kauna eh. Not knowing na liyod ang cake. Sa dalan, nagkabalas na. Kuha iyang mama ubunan. Ikaw yung bata, taganghama yung kao eh. Kuha siya ang bunal kay bunalan ng bata. Iko, whoops! Ayaw bunal eh, ikaw akong bunalan na. Papa, ang labanan mo kuning bata ako eh. Dili na ako ginalabanan sa tama. Dili ang ngayon bunalan, nahulog ang cake, bunalan nila. Ang level sa iyang utok, dili pero sa atong level. 7 years pa sa atong tumura. Ayaw itupo ang level sa utok sa atong utok. Mag-care bata sa atong dala. Pero ang bata, di na mag-care. Iyang yun o nakaon na ni. So you have to understand sa iyang level. Ingan ta kayo mo naglapok, nagkumutulong kaglapok. Level na siya ko to. Dili na dagko. So that's the characteristic of understanding. Walang gulo ang bahay. Ang mga anak, nagto sa iyang ginikanan, kung natin characteristic of understanding. Lisod sabton. Kanang mga dili taganahan ng panghita ko, lisod sabton na. Pero kung imong sabton siya, ibig sabihin, you value the word of God in your hearts. Naamang iba na Mar, Grace, asawa na dili friend. Na iba na asawa dili friend. Na naman. Na po parents and children's friend. Tagad na may example. Namang isita sa iyong balay. Nag-juice mo sa mahalong na baso. Ang imuhang friend, kiat mo kay kamot. Buwa kang baso. Nganong dili ni mo kuha ang silbi imong friend o kunalan na nakabuhak sa baso. Nganong dili ni mo imong busit mga friend? Ngano? Pero nganong imong anak imong kunalan? Because you are not friend. You are not friend. Makasala! Parang plato! Mas mahal na parang plato. Ngayon yung sulti ay sa sakit. Ngayon yung friend ang makabuhak. Okay na friend. Ako lang hipos na friend. Natawa na. Pero kung ang bata ang makabuhak, hipos na. You understand what I'm saying? You're not friend. Gusto ka mamayo ang inyong pamilya ba nag-asawa? Anak. I-friend mo sila tayo. Aha, friend them as your friend. This is what happened in my family. Kaya ako ang anak ng binyo. Maglantaw ko ang TV, musabak rin kalit na ko. Why? We are friends. Pang wala na niya ko, dito ako. Nakbukan kayo ka na, huwag ka niyong bulitin ko sa mama ko. Because we are friends. If ready niyo, inyong mga anak, pero baka may isa mo. If ready niyo, yung mga anak. Baka salamat, sige na, okay lang. Don't do it again. Ayan. So, muna ang nasa kaminsay para sa ato ang bride and groom and also para sa mga wives and husbands. At muna ba ay okay. Niya naman ang candle. Ang candle, let's proceed. At ay, huwag nga magkasal siguro yung nakita. Adunay light both side first. Tama? Sindihan muna nila ang duha. Dahil isa kayo nilagsindi sa tunga. Para masindihan na ang tulo. Okay? But for me, it'll be quite different. Sabto naman. In the Bible,
As long as Christ is concerned, He's the light of the world. Jesus Christ is the light of the world, okay? How many of you agree with me that? Pila ka po ang may agree that Jesus Christ is the light of the world? No? Siya ang kahayag sa kalibutan. Dili kamong duha ang kahayag. Dili kamong ang source sa kahayag, but Jesus is the source. And this center candle represents the Lord Jesus Christ, the mediator. Mediator. Nagpatiliwala siya sa inyong kaminyo. That's why, ang duha karelasyon, ang duha kalawas na mausap. Because of who? Jesus. He is the source of life. And when the Lord Jesus Christ is in you, may kahayag sa inyong panimalay. When the Lord Jesus Christ, the light of the world, is in your home, may kahayag inyong balay. Pero kung wala Jesus sa inyong sulod, ngit-ngit inyong balay, pwede mo makahimu sa bulsa. Kadautan. Then, akriso ka, i-ruin yung pamilya. Samtang ang duha kakandela sa higit, nag-represent ka man o kang grace, sabay sindihan. Ang ilang duha kalawas, duha ka-formally relationship, may mong isa kalawas. Kung ang kahayag ni Jesus Kristo, mudanap sa inyong duha kakinabuhi. Okay? Mar, yang iyo kong kumuduha sa pagkildo? Pick up this.